Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Ali Jean Vlog. At kung di ka pa nakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aking mga video. Video guys ay gusto ko lang i-share sa inyo kung ano ang naging journey ko dito sa YouTube at kung paano ako na copyright strike. Yes guys, na copyright strike po ako. At gusto ko rin i-share sa inyo kung ano yung bawal sa YouTube para maiwasan natin na ma-copyright strike tayo. Kung gusto nyong malaman, just keep on watching. Nag-start ako mag-upload sa YouTube noong June 8 ngayong taon kasi nga lockdown, wala tayong magawa. That time, yung unang upload ko sa YouTube ay TikTok. Gusto ko na magkajowa! Ang hirap mong landiin! Oo, TikTok kasi wala naman akong ibang video kundi TikTok lang. Kasi sa akin kasi yung pag-YouTube dati eh parang pampalipas oras lang. Kasi nga naiinip tayo kasi lockdown. So, naisipan kong mag-upload sa YouTube na hindi binabasa kung ano yung terms and condition ni YouTube. So, upload lang ako ng upload. Tapos, nung mga sumunod na mga araw ay may kinukuha akong mga video na galing sa Facebook, which is bawal. Yes. Bawal pong kumuha ng video sa Facebook na i-upload mo siya sa YouTube. Lalo na yung mga video na hindi natin pagmamayari. Kasi yan yung dahilan kung bakit ako naka-copyright strike. Nagre-re-upload ako ng mga video na galing sa Facebook. Tapos ina-upload ko siya sa YouTube kasi nga wala naman akong i-content that time. Kasi sa akin naman, basta may i-upload lang ako dati sa YouTube, okay lang. Hanggang sa naisipan ko na paano kaya kung pagtuunan ko ng pansin yung pag-YouTube ko. Nag-isip ako ng paraan kung paano dumami yung subscriber ko. At yun na nga, nakuha ko nga yung 1,000 subscriber na which is yun pala yung requirements ni YouTube. Kailangan mong makakuha ng 1,000 subscriber at saka 4,000 watch hour. Di naman tayo artista para makuha agad yun. Kaya para sa ating mga small YouTuber, sobrang hirap kunin yung 1,000 subscriber at saka 4,000 watch hour na yun. So, ayun na nga, di ba? Nagre-re-upload ako. Hanggang sa may mga live stream akong napuntahan at dun ka nalaman na bawal daw pala yung mag-re-upload ka ng mga video na galing sa Facebook. So ako, parang kinabahan ako that time kasi ang dami kong ang re-upload na galing sa Facebook. At that time ay nag-grow na yung yung YouTube ko. Dumadami na yung subscriber ko at nakuha ko na yung 1,000 subscriber. Tapos yung watch hour ko is nasa mahigit 1K na rin yung watch hour ko that time nung malaman ko yun na bawal nga. At nagugulat ako minsan kasi sa mga watch hour ko ay laging nababawasan. Hindi dumadami yung tumataas din naman yung watch hour ko kahit papaano pero hindi siya kasing hindi siya malaki kung minsan tumataas siya ng 20 watch hour every day. Yun lang. Kaya kinabukasan, bawas pa. Kaya sabi ko, bakit ganun? Hanggang sa nakilala ko sina Rapunzel at saka si Prince, doon na ako nagtatanong sa kanila na kung ano nga ba yung at hanggang sa madami na akong nakilala dito sa YT word na to, nagtanong-tanong ako kaya kung kani-kanino na ano nga ba yung bawal, ano nga bang dapat gawin para
makuha ko yung 4,000 watch hour. Pero yung re-upload ko ay hindi ko muna iniintindi. Hinayaan ko lang muna sa channel ko that time. Hanggang sa nitry kong mag-LS. Oo, nag-LS ako para makuha ko yung watch hour. Nag-a-upload na rin ako ng sarili kong mga content kahit papano. Yung mga nire-upload ko sa nagaling sa Facebook ay hindi naman siya naka-copyright claim, kaya sabi ko baka okay lang naman, kaya hinayaan ko na lang. Hanggang sa October 8, nag-able si YouTube sa akin na naka-copyright strike daw ako. Kaya nagulat ako, sabi ko, ba? Bakit? Sabi ko, yung video na yun hindi ko naman inangkin kasi hindi naman sa akin yun. Bakit ako naka-copyright strike bigla? Kasi yung copyright strike ay tatlo lang yan. Kaya kung makopyright ka una, parang okay lang naman. Pangalawa, pero pag pangatlong copyright strike na is, pwede na mawala ang iyong channel. Oo. Sayang lang yung pinaghirapan mo kung mawawala lang din ito dahil sa copyright strike. At yung copyright strike ko na yun ay yung re-upload ko na isang artista na nitry kong re-upload dati sa channel ko para mag-viral kasi sikat siya nung time na yun. Kaso hindi ko akalain na yun pa yung maging dahilan para maka-copyright strike ako. Kaya para nawalan ako ng gana that time, sabi ko, ay bakit? Sabi ko, parang ano naman, parang iniisip ko ay baka hindi na ako ma-monetize that time kasi nga may copyright strike ako. So, nagtatanong ako sa may mga alam, kina Prince, kay Rapunzel. Sabi ko, anong gagawin ko kasi na-copyright strike ako, isa. So, sila naman nag-a-advise sa akin. Tapos, pinatatag nila yung loob ko na okay lang yan kasi nagkamali ka una. Basta, wag mo na ulitin. Yun yung sabi nila sa akin. Pero ako, parang nagdadalawang isip ako na ituloy ko pa ba ito kasi naka-copyright strike na ako. Sabi ko baka sayang lang yung pinaghirapan ko. Sayang lang yung puyat ko gabi-gabi kung di rin naman ako ma-monetize, diba? So, nanonood ako ng mga video na may copyright strike kung ma-monetize nga ba. At meron akong nakita na na-monetize naman daw sila. Meron namang ibang hindi na kailangan daw mag-expire yung copyright strike bago ka ma-monetize. So, yung copyright strike kasi yun ay 3 months yun bago mag-expire. So, yung sa akin ay January 6 pa. Mag-expire yung copyright strike ko. So, yung ginawa ko is, tinuloy ko dahil sa tulong nila at pinapagaan nila yung loob ko na sinasabi nilang i-push ko lang kasi mamamonetize nga din naman ako daw sabi nila. So sa akin, sabi ko sige, sabi ko wala namang mawawala kung itry ko, diba? So lahat ng mga re-upload ko that time ay dinilit ko. Alam kong babagsak din yung watch hour ko kasi yung watch hour ko na nasa 1,000 plus. So ang hirap na ang abutin ng watch hour ko tapos magde-delete pa ako. So, yung ginawa ko is, nakinig na lang ako sa kanila nang sabi nilang i-delete na lang lahat ng mga re-upload ko. Dinilit ko lahat ng mga re-upload ko, tapos nabawasan man ako ng watch hour, pero okay lang naman kaysa na ma-copyright strike ulit ako kasi nga, andun pa rin yung mga ibang video, hindi ko pa na-delete, diba? So, mas maganda na i-delete na lang natin kung may mga re-upload tayo para sigurado tayo na hindi tayo maka-copyright strike or ma-reuse content. Kasi yung reuse content, pwede ka rin hindi ma-monetize dyan. Opo, sa mga reuse content na yan. Kaya bawal na kumuha ng video na galing sa Facebook at mag-upload ng video na hindi mo pagmamayari. Mas maganda mag-upload ay sarili na lang natin video para sigurado tayo. Hanggang sa tinulungan nila ako para maabot ko yung 4,000 watch hour na yun. Naabot ko yung requirements ni YouTube noong November 5, yung 1,000 subscriber at saka 4,000 watch hour. So, kinakabahan pa rin ako that time kasi sabi ko baka hindi nga din ako ma-monetize. Kasi yung kaba ko at saka yung tuwa ko is
Naghahalo na kasi hindi ko nga sigurado kung ano yung mangyayari sa pag-apply ko. Nag-apply ako November 8. Yes, November 8 ako nag-apply. Sabi ko pa lang ang swerte nga ng mga numbers na yan eh. Kasi nagsimula ako June 8. Nakapirate ako October 8. Nag-apply ako November 8. So, diba? 888. Sabi ko baka ano rin to. Swerte sigurong number na to. Kaya November 9, nag-email sa YouTube sa akin na yes, na-monetize ako. At tuwang-tuwa ako that time kasi sabi ko ay hindi naman pala pare-pareho kasi merong nagsasabi na hindi ka ma-approve, merong nagsabi na ma-approve ka. Kaya ito, na-approve nga ako for monetization. Kaya tuwang-tuwa ako that time. Kaya sobrang saya ko that time. Kaya ang masasabi ko lang sa mga small YouTuber na katulad ko na merong mang copyright claim or copyright strike, okay lang yan kasi nagkamali tayo sa una, basta sa pangalawa, pangatlo, wag na nating ulitin para hindi naman masayang yung pinaghirapan natin. Kaya sobrang saya ko sa mga taong tumulong sa akin, yung mga ka-team ko na hindi nagsawang tulungan ako. Maraming salamat sa inyo kasi dahil sa inyo is hindi ako nawalan ng pag-asa na ma-monetize dahil di kayo nagsasawang mag-advise sa akin na mag-advise at magsabi sa akin na ma-approve ka kahit minsan kahit ako sa sarili ko is nagdadalawang isip na ako kung ma-approve pa ba ako or hindi. Pero dahil sa tulong nyo, na-approve ako at andito na ako sa at andito na ito kaya sisikapin ko pang mag-grow pa itong channel ko para makatulong rin ako sa mga nangangailangan. Kaya hanggang dito na lang guys at sana may natutunan kayo. Basta masasabi ko lang is kung may pangarap ka, pagsipagan mo para maabot mo ito at huwag kang susuko kasi yung pangarap na to ay hindi naman pwedeng minamadali. Dapat marunong tayo maghintay kung kailan niya ibibigay at kung kailan siya magiging sa'yo. Basta kung marunong ka maghintay, siguradong mararating mo kung ano yung pinapangarap. So, sana nakatulong ako sa inyo at nakapagbigay ako ng inspirasyon sa inyo para i-push pa natin yung mga sarili natin na maabot kung ano man ang pinapangarap natin ngayon. So, hanggang dito na lang to guys. Sana huwag niyong kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe itong channel ko para update kayo sa iba ko pang mga video. Bye guys! Bye!